Good morning, mga kumaring Marites! Andito na naman ako. Welcome to another vlog. Charis. Palagi ako may charis ano. So, dead man na lang. No? So, happy Sunday po sa ating lahat. Ayan, magsimba po ako. Tara po, magsimba po tayo. Ilaan natin ang oras natin para kay Lord. Hindi ko naman maisasama si Papa. Di ba, may maiiwan naman sa kanya. Yung kapatid kong bunso, andito po siya. So, ako'y mga kapagsimba. Last 9 po yung last mass Sunday. So, ngayon din po is alas 9. Kasi nga, after kong maglinis, yun nga, magugas ang plato, bago ako maligo, yun ang oras ko talaga. Gusto ko sana maaga-aga, pero okay lang kasi nga, may time naman. So, hindi naman ako nagmamadali. And then, after ko mag-mass, inutosan ako ng ate ko, Jessica, na bumili ng, ano yun, umbok. Siguro nilaga yung ulam na doon sa polo. So, kasi pupunta ako, nandadalawang ko si Tantan. Kaya, abangan nyo po. Tara po, mag-mass po tayo. The mass is ended. Tapos na naman po ang isang linggong pasasalamat kay Lord. Ayan, so kami po ay nakikinig muna kay Father bago matapos ang misa. Ayan, so thank you so much Lord dahil laging mapayapang aming linggo. Ayan, salamat po. Ayan, after mass, naglakad po ako papuntang mall kasi may pinapabili si ate ko Jessica para kay baby kaso di ko siya nakita. Dito na ako kay ate ko Jessica. Walang tao dun sa ano nila. Maraming manok dito. So, pasok tayo. Nandito na ako kay Tantano at Pira Usog. Uy, ang sarap ng tulog yung baby. Oh. Ay, tulog ang baby. Lilinis si mama niya eh. Bumalik na naman ako dito sa ano. Dito na yung kama ko. Uy, ganyan naman. Uy, dumi-dumi. Ayos na ako. Tantan. Ah, ay, uy, pugi, bagong gising yan. Natingin mo na yung buhok mo, oh. Ay. Tantan, pugi, gay. Tantan, pugi. Busawat ka talaga, wow. So, katapos niya dun sa duyan, kinuha ko siya. Actually, binuhat ko pa nga siya dyan kaso napagod ang Marites ninyo. So, ang ginawa ko, hiniga ko siya dyan sa crib niya and then nilaro-laro ko siya. So, dahil ganyan yung ginagawa ko dahil music siya, kaya sinasabayan ko. Baka makapiright tayo, mahirap na. Kaya, ayan, habang nilalaro ko siya dyan, tuwang-tuwa naman yung batang ere. Namiss ko yan eh. Kaya talagang dinalaw ko. Kasi akala ko ngayon pupunta siya dito. So, ako na lang pumunta doon. Kasi next naman pupunta sila dito ni mama niya. Naging ate niya ang ate ko. So, yun. Sarap niya kayang ikis palagi yung batang ito. Nakakagigil. For sure, miss na miss na rin yan ni ate ko, Faye. So, sorry. Ako malapit lang, ikaw malayo. Ang see you soon, tita, sabi niya yun. So, ayun. Kinakausap ko siya na parang baliw, no? Sabi ko sana, si tita rin magkaroon na ng baby. Sabi ko sa kanya. Pero alam ko darating yun para sa akin. Gising na ang Tantan. Oh, marunong na siyang ano, dapa-dapa. Dapa-dapa na garot, dapa-dapa. Dapa-dapa. Dapa na garot, ang Tantanot. Itandi po ang pangalan ko po. Kama. Nakadapa na siya. O, diba?
Kawa na magpa 5 months na. Siyempre alam niya na yan. Oh, ano? Ano, Tantan? Tantan! Walang bedsheet ito kasi naglilinis si mama niya. So, naliligo mama niya. Balolo! Pauwi na rin kami ng mga oras na to. Sinundo nga pala ako ni Bunso. O, diba? Kasi pamasahe ko din papunta dyan. Saka mahirap kasi sakayan dito eh. Kaya yan. Huwag po kayong mag-alala. Naka-helmet po kami dyan. Ayan. So, dinala niya kasi yung helmet ko. Ngayon ko lang ulit magagamit. Kauwi na kami. Sinundo ako ng kapatid ko, si Bunso. Kasi malayo din sila ati ko sa polo. Yung matatanggahan mo. Tapos, yun nga, nagsimba nga ako. Tapos, yung nakaati ko sa'yo. Tapos, galing, kinuha ko itong bag ko. Kasi walang paglalagyan ng mga requirements ko. Walang bibili pa ako. Sayang din. So, ito na lang. Kasi bag ko naman ito. So, hiniram lang din na ate ko ito. Nung matatrabaho siya, inibag na siya. So, sabi ko, baka mayroon pa yun. Eh, nasira nga ito. Yan. Yan siyang gas-gas ng, ano, ng pusa. Inano daw ng pusa niya. Pero, kiri yan. Okay pa yan. May tatago pa yan. As long as pwede pa siya. Matibay kasi ito eh. Pahinga muna ako, tapos mag-iisip lang kay ulamin namin nila kapa. Magluluto na. Mag-iisip naman ako anong ulamin. Si Papa, istiman ko siya ng ano, broccoli pala yun. Broccoli, hindi siya cauliflower. Kasi yung cauliflower is green. Oo. Bali. So kami, magluluto lang ako ng ano sa amin. Beef tapa. Kasi may stock ako dito. Ayan mo. Nakaganto na siya. So, nakamarinate na siya. Igigisa ko na lang. Na, si Papa, ano siya, steam na broccoli. Kasi, yun ang pwede sa kanya. Tapos, ano, ano ba yan? Isda ang ila ang iluluto ko para sa kanya. Para sa amin ni Bunso yan. Kasi bukas, pag may tira yun ang alusal namin. No? Ganun lang po yun. Mm-hmm. Tapos, kasi hindi ako makapagluto na ngayon na ano. Kasi, pro, ano na siya na. Anong oras na kasi eh. So, isda na lang yayaan ko kay Papa, tilapia o galunggong. So, yun ang stock ng ano ko, ref ko. So, bumibili ako ng ziplock. Kasi, mas spacious siya kaysa sa may baunan. Like dito, di ba? Pag bibili ako ng ganyan, wala. So, nilalagay ko lang siya dito. Tapos, yun na lang yung style niya. So, nililinisan ko bago siya ilagay dyan. Ayan, luto na. So, may natirang broccoli na in-steam ko para kay Papa. Nilagay ko na rin dyan para hindi siya sayang, no? Tapos naglagay ako ng mushroom. O, diba? Perfect na. Kain po! Kumaring Marites, natapos namin kumain ulit ni Papa, tsaka si Bunso sumunod kanina. Yun, so mayroon ulit akong sasagutin, lagi ko itong ano, kasi nagbabasa ako ng mga comments po ninyo, and then syempre, diba, lahat naman ng mga comments nyo, hindi ko siya naman lahat masasagot, so iniisa-isa ko po talaga siya, no? So yung mga nakukuha kong comments is, yun nga, nabasa ko. So, sabi doon is, paano daw si Papa pag nagkaroon ako ng trabaho? Ganun pa rin po ang setup. Kasi sabi ko nga po sa inyo, andito rin si Bunso. So, pag kunyari, katrabaho ako ng, kung natanggap o mapaladman ako sa trabaho, tawag dito, hindi naman yun magdamag na parang umaga, gabi, ganun. So, meron naman po yun na siguro yung hours lang ng aming trabaho, siguro 8 hours, 10 hours, mga ganun po karamihan kasi, di ba, na oras na. Depende sa papasukan mo, no? Yun po. So, andito naman ako noon, ng gabi. Si Papa, hindi yan, wala, may kasama pa rin po siya. Ako, tapos yung Bunso. Habang yung Bunso, naghahanap din siya ng trabaho. Kasi si Bunso, oo, habang nag-aantay-antay, kasi nga, di ba, balak niya nga rin naman na ng ibang bansa. So, sa about naman din sa pangigibang bansa niya namin,
bakit may nagtatanong na gano'n. Nasagot na po yan ni Ate Profay sa vlog niya. So, panoorin niyo po, no? Yun lang po ang rason. And then, may mga asawa na po kami, magkakapatid. So, parang ayaw din ng mga asawa namin na umalis kami, lumayo kami, para lumipad doon sa Canada. Although, oh, ang dami nagsasabi, di ba? Ang dami nagsasabi na pwede naman na kayo makuha, madali na kayo makuha. Hindi, kasi kung talagang para sa amin, para saan? Kasi ako, noon, balak ko, kahit wala pa sa ibang bansa si ate ko or ako, so mag-abroad talaga kami, kumuha akong passport ko. Pero, dahil nga, may mga bagay na hindi talaga para sa iyo. Kasi, yung tuwing mag-a-apply ako, tuwing balak kong magpunta sa ibang bansa, is napupurnada, parang ganyan. Kaya ano, gano'n na nangyari. So, biglang nagkaroon ng sakit si mama, biglang nawala si mama, biglang si papa na inalagaan ko na, di ba? Alam niyo po yan, dahil napapanood niyo naman kami sa vlog, lalo kay ate ko. Nasa ate ko, Jessica, hindi rin, kasi tinry din na ate ko yan. So, sa ate ko walang hindi ginawa para sa amin. So, yun nga. Ngayon, dahil nangyari yun, biglang nagsiasawa na. May asawa sa ate ko, Jessica, si Lon, meron na rin, tas ako, di ba? So, parang ayaw na naman mga asawa namin. And then, yun nga, hindi nga para sa amin. So, huwag na natin ipilit. Si Bunso naman, hindi rin ganun niya kadaling makuha. Siguro, kailangan niya muna na experience dito. Tapos, magiging mambansa siya. Like, Middle East, mga ganun. Hindi ko alam, basta may ganun part. Kasi, ang gagawin, kung ang sinasabi niyo is, mapadali lang siya. Igagastusan siya talaga ng malaki. Hello, malaking halaga po yun, no? So, hindi namin alam paano. Si Ate Kope, alam niya na yan. So, ginagawaan din naman niya ng paraan. Lahat, sabi ko nga, lahat ng mga, ano na Ate Kope is para sa amin din lahat. So, yun din isang dahilan. Parang, kumbaga naranasan niya na sa ibang bansa. Ayun niya na iparanas sa amin na parang hindi ganun kadali sa ibang bansa. Alam niya din yan. Sa mga nasa ibang bansa ngayon po, sagutin niya. Tanong ko po sa inyo, madali po ba na nandyan sa ibang bansa? Ano po, kung kayo po ang tatanungin, dito po ba, or dyan, eh mas gugustuhin niyo po bang mag-stay na lang dito kaysa dyan? Tanong ko lang po ito ha, pero karamihan, hindi ko naman nila lahat. Siguro iba nag-for good na kasi gusto dyan, malaki ang saho, ganyan-ganyan. Pero sa ating cafe, hindi porket andun siya, eh alam niyo na, galante, ganun, hindi ganun kahirap, ganun. Ako, dami na ako na-encounter na ganun. So, siguro kami, hindi na naging para sa amin yan kasi nga, diba, nangyari na yun. Lahat meron naman kami. Actually, lahat kami may passport. Pero hindi namin nagamit. So, siguro soon, huwag kami na rin yung, siyempre kami na rin gagawin sa sarili namin na mag-travel, ganun, no? Kami mga asawa na po kami. Ako is, sa akin lang naman, gusto kong yung makasama na rin yung asawa ko, ganun. Kasi kung talagang para sa akin, huwag pa sana, diba? Kakalaate ko, Jessica, so yun na yun. Hanggat dito, kayang mamuhay lang. Umadiskarte ka, trabaho ka, kaya mo. No? Hindi yun na, no? Pero kung gusto mo naman din talaga naman malaki-laking sahod or what, at gusto mong magtiyaga or gusto mong, yun nga, di ba? Sinagot ko naman na yung ano, no? So, yun lang. Yung para sa amin po, ayun. Isa din yan sa dahilan ko bakit ano, ayaw ni ate na amin na mag-abroad kami kasi ang hirap din talaga ito. You know, and so siya, swerte niya kasi yun nga, doon is, ando sila ni Nicole, may asawa siya, so okay yun. Sa amin, huwag na kanyo na kami isa rin dyan kasi wala na yan sa ano namin, no. Ako naman, naghahanap ako ng trabaho ko kasi parang dagdag income na rin, no, para dito, syempre, yun nga. Tapos sa asawa ko. So, asawa ko, ayun na talaga. Lagi ko ulitin na, ayun talaga magtrabaho ako. Kaya sabi niya, kung meron, wala. Okay lang yan, sabi niya. So, sumusuport lang naman ang asawa ko sa akin. Ako lang mapilit. Ano? Maris mo niyo, no? Pero, yun nga, kung wala nga, thankful pa rin ako. Kasi, di ba, meron akong asawa na sumusuporta sa akin. May asawa ko na hindi niya gugustuhin na magtrabaho ka dahil tulungan mo ko. Yung mga ganun, di ba? So, yun nga, ako lang naman, gusto ko lang siyempre, di ba, para na rin pang nagdag expenses namin, lalo na rin si Papa, hindi na rin parang, hindi ko naman naano na si ate ko, kasi siya siyempre, si pa ate ko, susupport din minsan sa kanya pag ano, di ba, pati para sa kami, yun nga na si ate ko madalas, alam nyo na,
gusto na namin din gumraduate sa ate ko sa kagastusan na, pero yun nga, pag natapos ang lahat, ay naku, will ni God yan, will ni God. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, yun nga, yung may iwan kay Papa, huwag ko yung mag-aalala kasi kahit na magtatrabaho ako, kasama pa rin namin si Papa, kasama po namin, so huwag po kayo mag-aalala, huwag kayo po si Papa. No. Sa ngayon po, medyo okay-okay po siya. Ayan. Naninibago sa mga gamot niya. Eh, kaya, tinatry lang pa lang namin na, no. Kaya, yun lang po ang sagot doon, no. So, yung mga nagko-comment po ng mga ganun, sasagutin ko po yan pa isa-isa kasi hindi ko siya kayang sagutin ng buong buong. No, pero salamat po. Tapos, doon nga pala sa broccoli, cauliflower, siguro di ko alam kasi magkaiba nga naman talaga. So, kung ano yung nabanggit ko na dito sa vlog ko. Pasensya na ka kasi. Nalilito talaga ako sa ano na yan, no? Broccoli, flower, cauliflower, o basta same lang naman din, no? Ayun, end ko na pang vlog ko at mahaba na naman. Maraming salamat po. Happy Sunday sa ating lahat. Bless pa po kayo lalo ni Lord. Ayan. Magpalaan po tayo na walaki, no? Thank you po sa suporta. Huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe. And hindi niyo po notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako'y mag-upload na aking vlog. Thank you so much po. Bye!